Hello, hello. Magandang hapon muli sa inyong lahat. At kumusta kayo? Ako po ay nagpapahinga ngayon sa aking trabaho. Mamaya ay magtatrabaho na naman tayo. At atin pong pag-usapan ang nangyayari sa ating kapaligiran at sa mga tao na mga hinahanap kagaya ni Kibuloy, Pastor Kibuloy, General Bantag. At bago ang lahat ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga trabaho. Kung inyong nabalitaan o inyong napanood ang mga balita at pangyayari tungkol kay Mayor Alice Guo na nakahanda na ang kanilang mga kulungan doon sa Senado at doon nila ikukulong ang mayor kasama ang kanyang mga pamilya dahil sa mga kaso. Bakit kailangan pang ikulong sila doon sa Senado? Kasi sila po ay ikukulong sa Senado dahil sa lahat ng mga pagdinig sa kanilang kaso ay dapat silang dumalo at dapat silang umaten. Hindi yung sila po ay mga criminal o drug lord o mga mamamatay tao, kundi sila po ay makukulong upang sila po ay makadalo sa lahat ng mga hearing doon sa Senado. At tungkol naman kay Kibuloy, kung talagang pinapatunayan ni Pastor Kibuloy na siya ang appointed son of God, bakit siya magtatago? Mas makapangyarihan ang Panginoong Diyos kaysa mga tao, mga kaibigan. Kaya kung totoo ang kanyang sinasabi, sana lumantad siya at harapin niya ang kanyang mga kaso. Ang kaso naman ay nanggaling doon sa Amerika. Ang kaso niya ay yung human trafficking at saka yung mga ginawa niya na child abuse. Yun ang kaso niya doon sa Amerika. At dahil noong pumunta sila sa Amerika ay dinala niya ang mga kasama niya sa relihiyon, mga bata, upang maging prostitute doon sa Amerika. At ang mga visa na ginamit nila ay ito pala ay mga fake, mga piki. Kaya nilin lang niya ang galing manling lang pala si Pastor Kibuloy. Dahil pati Amerika ay nalinlang sa kanyang mga kagaguhan. Sabihin na lang natin na kagaguhan dahil hindi tama o hindi maganda ang kanyang ginawa. Tinatawag pa namang siya ay isang pastor pero hindi parang hindi maganda na tawagin ang isang taong pastor kung ang kanyang mga ginagawa ay labag sa batas ng tao at lalong-lalo na sa batas ng Panginoon. Kaya ngayon, nagtatago na siya
At ang kanyang patong sa ulo ay 10 milyon, kung sino man ang magsasabi kung nasaan si Pastor Kibuloy. At ang tatlong kasama niya na mga babae ay tag-iisang 1 million ang kanilang mga reward kung sino ang magtuturo, kung sinong makakadakip sa kanila. Pero ang pinakamalaki ay ang reward kay Kibuloy. Pero ang kaso kasi ni Kibuloy ay hindi masyadong critical, dahil ang kaso niya ay doon sa Amerika, mga kaibigan. Walang politiko na humahawak sa kanyang kaso, hindi kagaya ni Bantag. Kaya pwede nang lumabas si Pastor Kibuloy kung talagang wala siyang kinalaman o walang katotohanan ang kanyang mga kaso. Dahil sabi niya, mga kwan lang yan, mga gawa-gawa lang na kaso yan. Pero kung gawa-gawang kaso lang yan, bakit hindi siya lumantad at harapin ang kanyang kaso? Dahil ang mahirap kung ang nakahawak ng iyong kaso na gawa-gawa lamang ay mga politiko dito mismo sa Pilipinas, yun ang dapat mong taguhan, dahil sila po ay may kapangyarihan at pwede nilang baliktarin ang mali, mga kapatid. Pag tama, pwede nilang baliktarin na mali. Pag mali, pwede nilang baliktarin naman na tama. Kagaya ng kaso ni General Bantag, alam niya na ang kanyang ginawa ay hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Iyan ay talagang gawa-gawa lamang. Kaya siya nagtatago, dahil pag lumantad at hanggang nanatili si DOJ Secretary Remulla ay hindi safe yung kanyang buhay. Kaya ayaw niya pang lumantad hanggang tanggal o mapalitan si Secretary Remulla, DOJ Secretary, ay saka na lang siya magpakita at sagutin ang mga ito na sinasabing ginawa niya. Pero nakahanda siyang sagutin. Sabi niya, ang kanyang mga kaso, kapag dumating ang panahon na wala na si Secretary DOJ Remulla na nandoon sa DOJ Secretary. Kasi malakas, pwede niyang, yung mga sinabi ko kanina, na pwede niyang baliktarin ang tama na gawin niyang hindi tama. Kaya iba ang kaso ni Bantag at iba rin ang kaso ni Kibuloy. Mas critical si Bantag dahil nandito ang kalaban ni Bantag, ang mga drug lord, ang mga napipirahan, ang mga atak na, yun ang mga kalaban niya. Pero pag dumating ang panahon at napalitan na si DOJ Secretary Remulla, sabi niya, lantad siya at lahat ng kanilang mga ikinasukan sa kanya ay kanyang sasagutin. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat, pagpalain ng Panginoon.